Okay, purihin ng Lord sa umagang ito. Kanina inawit natin yung nagpapahayag na tayo'y anak ng Diyos. I am a child of God. We have sung that song, inawit po natin ang awit na yan. It is because we felt, naramdaman po natin, naranasan natin na tayo'y mga anak ng Diyos. And the question is, what will your response be? Dahil yan na ipahayag mo na anak ka ng Diyos, and God confirmed that you're a child of God. Now the question is, ano naman ang magiging tugon mo sa Panginoon? Tayong lahat ay muling tumayo. And as we sing that song, sabihin natin sa Panginoon, mahal kita. Dahil anak ka ng Diyos, pahayag mo ang pagmamahal mo sa Panginoon. At habang inaawit natin ang kantang ito, hayaan natin, maranasan muli natin that confirming love that God has displayed and has demonstrated at the cross of Calvary. Siawitin po natin ang kantang ito. Just express your love to God. Hawak mo sa iyong kamay, wala sa aking pagkulay, hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Yes, Lord. Ang buti-buti mo sa amin. Ika'y
Mga kapatid, habang tayo nasa diwan ng panalangin, nabanggit mo ba? At ramdam mo ba sa iyong pagbabanggit? Pagsasabi na mahal mo siya. Nang makita ka ng Diyos, inialay niya ang kanyang buhay para ikaw magkaroon ng buhay. Sa kabila ng dinanas-naranasan natin sa buhay na parang nawala na tayo ng pag-asa at parang lumabo na ang ating inaharap, still the Word of God says, while we were yet sinners, Christ died for us. He demonstrated love at the cross of Calvary. Sa cross ng Kalbaryo, kahit masakit ang pagpapako sa kanya sa cross, ang tanging motivation na mayroon siya is love, pag-ibig. Dahil kapag ang tao nagmahal, hindi niya alintana ang hirap. Hindi niya halos maramdaman ang pasakit. Because he was motivated and prompted with love. And we have responded unto that love. Kaya ating sinabi, mahal kita. Hindi natin minamahal ang Diyos dahil sa blessing araw-araw. Hindi natin siya minamahal dahil sa nabubuhay lang tayo sa ngayon. Dahil may nag-alay ng buhay upang ikaw ay mabuhay. Dahil may namatay sa krus para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. At matamo mo ang isang buhay na ganap at kasiyasiya mula sa araw na to hanggang sa pagdating ng Panginoon sa buhay. Panginoon, sa mga pagkakataong ito, hayaan mo na maging ang iyong salita magbigay sa amin, Panginoon, ng tatag. Magbigay po, Panginoon, sa amin ang hamon na magpatuloy na anuman, O Diyos, ang mga darating pa sa mga susunod na araw, hindi namin alam. Pero ang pag-ibig mo ay sapat upang kami makapagpatuloy sa buhay na ito. Ang pag-ibig mo ay sapat at higit pa sa kasapatan upang mabuhay, Panginoon, kami, O Diyos, na taglay lagi ang panibagong sigla at panibagong umaga ng aming buhay. Panginoon, sa mga sandaling ito, hayaan mo na patuloy na maranasan namin ang pag-ibig mula sa iyo. At maging totoo sa aming mga labi ang pagpapahayag na kami mga anak mo. At dahil dyan, Panginoon, amin namang sinasabi na mahal ka namin. Ginagabayan mo kami araw-araw. At bawat araw sapat, Panginoon, ang pag-ibig mo sa amin. And that love is new every morning. And that love never fails. It never ceases. Hindi siya, Panginoon, natatapos lang sa araw na to. But every day, O Lord, it is sweeter than the day before. Because we have a loving God who always with us, even in upside downs ng aming mga buhay. Kaya, Panginoon, maraming salamat. Inyong pagpalain, O Diyos, ang salita na ibabahagi sa araw ito. At ito ang aming dalangin, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoong Hesus Kristo. Amen. Purihin lang. Makakaupo na po tayo. Purihin ng Lord sa umagang ito. At nakakatuwa ito pong umagang ito sapagkat sabi nga ay buwan ng apoy ba? Ha? Fire prevention. So ito po yung unang linggo na dapat lalo po tayong mag-init sa Panginoon. Amen. Sabi mo sa katabi mo, sana masunog ka. Because when the fire of God get consumed us, you see, yung apoy mula sa Panginoon, kapag yan ang bumalot sa atin, aapoy tayo sa ating pananampalataya. Okay?
So, gusto ko po munang i-acknowledge, welcome po natin ang dalawa po nating first-timer. Actually, mamaya meron din po ulit tayo. Okay, si Junior Villegas. Junior, pakitaas ang kamay. Ayan, si Jun. Okay. At si Rosalyn Perape. Asan, asan si... Wow, welcome, welcome. Okay, so... Purihin ng Lord, kahapon lang magkasama kami ni June at mamaya si Roderick naman, si Big Boy Montero. Okay. At nakakatuwa ang ginagawa ng Lord sa bayan ng 13. Mahal ng Diyos ang bayan ng 13. One time I was praying na Lord, itong bayan ng 13, maliit na bayan pero dinadagsa ng maraming pastor at maraming manggagawa. Ano ba ang meron sa bayan ng 13 na isinusuka ng marami, lalo na't ng mga negosyante? Kasi pagdating pa lamang sa salitang 13, ay parang evil na raw. Diba? Sa salitang 13, parang numero ni Judas. Yun ang sabi nila. Eh, ganun pa man, kasi nga ang patron po natin dito ay si Judas. Diba? Si Judas Tadeo, na isa sa 12 alagad ni Kristo. Kaya po siguro pinangalan ng 13 dahil sa patron na si Judas. Pero ganun pa man, kaisipan lang ng tao. But thank God, di ba, nandito tayo sa lugar ng 13 at maraming pastor na dito po nagpapastor at nakakatuwa sapagkat maging ang pamunuan po ng bayan ng 13 ay kinikilala ang mga pastor na bahagi sa partnership po nila para sa pag-unlad, hindi lamang po ng physical, even sa spiritual na anyo ng mamamayan po ng 13. At salamat po. Okay? I-re-recap po natin ng isang minuto. Okay? Ito pong ating napag-aralan sa loob po ng 7 Sundays. Okay? Na tinalakay po natin yung mga iglesia ng Asia Minor. Una, yung sa iglesia po ng Efeso, ang sabi ng Panginoon sa mga kapatiran doon, nalalaman ko ang iyong ginagawa na talagang yung paghihirap ninyo, okay naman, parang ganun sinasabi ng Lord, pero isang bagay, ang meron akong hindi nagugustuhan, nanlamig na kayo sa akin. Hindi na katulad ng pag-ibig nyo tulad ng dati, yung aking nararamdaman sa inyo ngayon, sabi ng Lord sa iglesia ng Efeso. At pangalawa, doon naman po sa iglesia ng Smyrna. At ang sabi ng Lord sa iglesia ng Smyrna, akala mo kayo ay mahirap, pero ang totoo, kayo ay mayaman. Pinuri naman sila ng Panginoon dito. Naghirap sila, naranasan nila ang kabilang hirap ng buhay, pero ang sabi ng Lord, mayaman kayo. At ang isa naman ay sa iglesia ng Pergamum. At ang iglesia naman ng Pergamum, pinuri din sila ng Panginoon, pero mayroon ding mga bagay na against sa kanila ang Lord. Ang sabi ng Lord sa ilang kapatiran doon, niyakap ninyo ang aral ni Balaam. Okay, na naging dahilan na kayo ay naging katitisuran ng iba. At pang-apat naman sa aklat ng Thyatira, ang sabi ng Lord sa kanila, inyong pinayagan at ang iba sa inyo ay inyo namang niyakap ang aral nitong si Jezebel na dahilan upang ang iba ay magkasala maging sa mga bagay na hindi dapat pero pinayagan nyo. At yung panglima, sa iglesia naman ng Sardis, ito naman yung simbahang mapagmalaki, ang sabi ng Lord, akala mo buhay ka pero ang totoo patay ka. Okay. Na parang sinasabi na may mga ilang Kristiyano na ganito ang sitwasyon sa buhay, alive na alive, pero ang totoo pagdating sa salita ng Diyos ay hindi na po ganun po ka-expressive siya sa kanyang pagmamahal sa Panginoon. And then pang-anim, ito namang iglesia sa Philadelphia. Ang sabi ng Lord sa kanila, parang walang natagpuan. Ang sabi ng Lord sa kanila, ganito, yung salita ko, iningatan ninyo at hindi nyo ako pinagkaila. Si Pedro nga, pinagkaila si Kristo. Pero itong taga Philadelphia Church, hindi raw po nila pinagkaila ang pangalan ng Panginoon. At pangpito, itong church in Laodicea. Ito namang simbahan ng Laodicea, ang sabi ng Panginoon, isusuka ko kayo sapagkat ikaw ay malahininga. Lukewarm. Hindi ka malamig, hindi ka mainit, neutral ka lang,
Ayoko yon, sabi ng Panginoon. Ang gusto ni Lord, kapag Kristiyano ka, dapat itodo na. Hindi yung Kristiyano ka tuwing araw lang ng Linggo at pagdating ng Lunes hanggang Sabado, ang gawa mo ay walang pagkakaiba sa ginagawa ng hindi mananampalataya. Ngayon, ang pag-uusapan po natin, ano kaya ang uri ng simbahan na itinatag ni Kristo? In the seven churches ng Asia Minor, each one of them, there is something that Jesus found in them na parang hindi nais ng Panginoon. In Matthew chapter 16 verse 18, this is the church that Jesus built. Ang sabi ni Jesus kay Peter, "Peter, upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against thee." Sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, na sa ibabaw ng batong ito ay aking itatayo ang aking iglesia, at maging ang pintuan ng impyerno o ng Hades ay hindi makapananaig. You see, God was speaking to Peter privately, okay, privately, o kung hindi man privately, exclusive with his disciples, because when God spoke this word, nung sinabi ng Panginoon ito, sinabi po niya ito hindi sa Jerusalem. Sinabi ng Panginoon ito sa lugar po ng Philippi, Caesarea. At ang Caesarea Philippi, okay, ito po ay 80 miles away from GHQ. Okay, anong GHQ? JHQ, Jesus Headquarters. Okay. Diba? O sabihin po natin, Jerusalem Headquarters. You know what? Because Jerusalem is the headquarters of Jesus. From Jerusalem, going to Caesarea Philippi, it took them 80 miles of traveling. Wala pa hong eroplano o wala pa hong mga sasakyan na ito ay di makina, pero siguro gumamit po sila ng kabayo, donkey, o siguro nagyapak lang sila. So it would took them a lot of hours and even days to travel 80 miles. So kung mula rito maglalakad ka hanggang Pasay na lang, ilang pong kilometro yan? Meron bang 80 miles yan? 21 kilometers. Ano ba ang mas mahaba, kilometers o miles? Miles, di ba? 21 kilometers ito. Mula rito hanggang Pasay, kaya bang lakarin ito ng isang araw? Bayad ka dyan. Kaya bang lakarin ng isang araw? Kaya, no? Kaya. 21 kilometers yan. Pagod ka nga lang. Pag natulog ka ng alas 7 ng gabi, okay, ang gising mo yan, mga alas 7 rin ng gabi sa pagod. So, this is 80 miles, man. Ang lakad po natin dito ay 80 milya. So, siguro hindi kakayanin ng dalawang araw kasi mapapagod ka. But you see Jesus together with his disciples from Jerusalem to Philippi, 80 miles po ang layo, nilakad po nila. Now, I was thinking, ano ang kaisipan ni Jesus, bakit mula sa lugar na yon, dinala niya itong 12 disciples niya sa lugar po ng Philippi. Okay, you know what? Ito pong Philippi, Caesarea, okay, ay lugar po ito, military camp po ito. Isa po itong military camp, tapos dinala ni Jesus sila doon sa lugar na yon, at doon nasabi ni Jesus, at sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. God was talking not a particular building, but he was talking about the kingdom. About the kingdom. Why? Because this place, itong Philippi Caesarea, there are 21 kingdoms or 21 kings na ito po ay nanahan doon, nagpatayan, kaya bawat talo na kingdoms merong naiiwang lupa roon. At ang ginawa po ng mauhusay, archaeological people, archaeologists, nung tinignan po nila ito pong lupa dito sa Philippi Caesarea, they found out na merong tinatawag na 23
Okay, na ito ay level ng lupa. Level ng lupa. Ibig sabihin, iba't ibang kingdom. Mahigit 20 kingdoms or kings na ito po ay, o 23, to be exact, there were 23 different kinds of soil in this city kasi bawat soil po doon, ito po ay nagre-represent ng isang kingdom. That's why Jesus was telling unto Peter upon this rock. Rock na, di ba? Bakit rock ang sinasabi rito ng Panginoon? Because He is the rock. Jesus is the rock of all ages. Sa yung batong matibay na hindi ito matitinag. Kaya ang sabi niya, Pedro, ikaw ay si Pedro at sinasabi ko sa iyo na sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking kaharian. When God speak of church or churches, He was speaking about His kingdom. Kasi when we speak of kingdom, mayroong king. At doon sa kingdom na yon, walang ibang king kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So church is also known as a military term. When we speak of church, we speak of military. We speak of warrior. Ang tanong, ang simbahan ba ay merong warrior? Kaya meron tayong mga prayer warrior. Kasi lahat po tayo ay warrior. Pero ang iba, nabura ang warrior, naging warrior. Imbes na warrior, naging warrior. Laging worry ng worry. Kaya nga ang sinasabi ko, why worry when we can pray? Because we are a warrior. Amen. Dahil ikaw ay mananagumpay, man, no need to worry of everything. So, what kind of church did Jesus build? Anong uri ng iglesia ang itinatag ni Kristo? I'm not speaking about iglesia ni Kristo na reliyon. I'm speaking about iglesia ni Kristo na relasyon. Amen. Okay. Kasi hindi naman bumaba si Kristo para magtatag ng reliyon. Wala akong nabasa sa Biblia na si Kristo bumaba para magtatag ng reliyon. Si Kristo bumaba sa lupa para mamatay dahil sa kasalanan ng tao. At yung kanyang kamatayan naging dahilan upang ang tao makapanumbalik sa Diyos yung totoong relasyon. Okay. So, church. Okay. Ito yung ano, what kind of church did Jesus build? It is a church built upon the rock. You are the church that is built upon the rock. Turo mo katabi mo, ikaw yung iglesia. In short, tahanan, templo. Dahil sabi ng Biblia, tayo ang templo ng Santong Espiritu. So ikaw yung templo, ikaw yung tahanan ng Panginoon. At dahil ikaw yung tahanan ng Panginoon, kakaiba ka. You are being founded in God's Word. Dahil ikaw ang templo ng Diyos, the Word of God has been established unto you. That's why you are the temple of the living God. So in Isaiah 28 verse 16, therefore, thus says the Lord, behold, I am the one who has laid as a foundation in Zion, a stone, a tested stone, a precious cornerstone of a sure foundation. Whoever believes will not be in haste. Ang linaw na sinabi ng Panginoon na ako, yung batong matibay na yan, na hindi matitinag, na sino man ang magwasak nito, kailanman hindi mawawasak. Okay, and because Jesus, you know what? Jesus is the expression of God's love. Jesus is the Word of God. Jesus is the light of the world. That's why when you have Jesus, you have the Word. When you have Jesus, you can never be destroyed. You can never get lost because Jesus is the way, the truth, and the life. Because you have Jesus, you have the way. Dahil meron kang Kristo, alam mo ang dadaanan mo laging tungo sa kabutihan ng iyong buhay. So, the church, which is you are founded in prayer. Hindi pa tayo na ipapanganak sa mundong ito, mayroon nang nanalangin para sa iyo. In John chapter 17:21, si Jesus nagpray nang sabi niya, Lord, ang dalangin ko is not only for them. He was talking about referring about to his disciples.
hindi lamang sa kanila, pero pinapanalangin ko pati na yung mga susunod pa. So you see, Jesus was praying for us. Kaya you have been founded through prayer. Merong nanalangin para sa iyo. Kaya ka narito ngayon. May nagpray para sa iyo. Kaya ka narito ngayon, merong naglaan ng panahon sa kanyang pananalangin para ikaw makakilala sa Diyos at makapagpatuloy sa buhay pananampalataya. Okay, in Luke 19 verse 45, it is written, my house shall be a house of prayer. My house shall be called a house of prayer. Even in Matthew chapter 21 verse 13 and Mark chapter 11 verse 17, Matthew, Mark, and Luke, iisa ang sinasabi. Jesus was telling to those people inside the building nang sabi niya, the house of my Father shall be called the house of prayer. And he was talking to those people inside the building na ginawa yung building na yon na bilihan, palitan ng mga iahandog. Kaya sabi niya, but you made it a den of robbers. Ginawa niyo itong pugad ng magnanakaw. Now, how to be strong in the Lord? Paano tayo maging malakas, magiging matatag sa Panginoon? Because the church that Jesus built is a strong church. It is founded in God's Word and it is founded through prayer. So, paano natin mamaintain ito? Una, pray in the always in the Holy Spirit. Sabi ng Biblia, pray without ceasing. Kaya kung tayo ang templo ng Diyos, para lalo tayo laging tumatag, we need to pray. Pastor, ilang ba beses manalangin? Anong sabi ng Biblia? Pray without? 1 Thessalonians 5:17. 1 Thessalonians 5:17 says, manalangin kayo ng walang patid. Okay, number one is prayer. Dapat ang ating buhay ay talagang tumatag sa pamamagitan ng panalangin. Kaya alagaan natin ang buhay, panalangin. Kapag ang buhay natin hindi na alagaan sa pananalangin, ang lalabas lagi sa ating mga labi, problema. Pero kapag tayo puno ng panalangin, alam mo, ang puso mo laging nakakonek sa Panginoon, bibigyan ka ng Diyos ng karunungan at solusyon para lahat ng problema at maging ng pagsubok, merong kaakibat na tugon. Then pangalawa, read. We have to read the Word of God. Okay, kailangan natin basahin ang Biblia. When you pray, then read the Bible. Sa devotion natin, ginagawa natin ito. Hindi lang tayo nananalangin, nagbabasa. At para ikaw ay tumatag palalo, hindi ka lang nananalangin, hindi ka lang nagbabasa, dapat inaaral mo rin. Kasi sa pag-aaral mo, use other books. Kapag ako gumagawa ng preaching outline, ng sermon, binabasa ko siya, inaaral ko, tapos tinitignan ko ang other books, like commentary books. Ano ang pananaw ng isang lingkod ng Diyos sa talatang ito? So, iba-iba ang tinitignan ko, iba-iba. Na commentary books, tinitignan ko kung pare-pareho ang sinasabi nila. Kapag pare-pareho sinasabi nila, nagko-confirm sa heart ko. Kasi mga man of God dyan. Pero kung magkaiba-iba sila, Lord, nalito ako. Ano po ba ang mula sa iyo? So we need to study. Diba? So we need to pray to be strong in the Lord para lalo tayong lumakas. You need to pray. You need to read the Word of God. At pagkatapos, study mo. Kasi pag binasa mo siya, God speak to you, at kapag inaral mo siya, mas lalo pang maganda kasi nadadagdagan pa ang ating kaalaman at revelation mula sa Panginoon. Then lastly, i-apply mo na sa buhay mo. Pray, read, study, and apply the Word of God. Kailangan na naiiakbang na natin ito. Kailangan na lumakad na tayo ayon doon sa ating natutunan mula sa ating devotion o mula sa ating Panginoon at pakikipag-ugnayan sa Kanya. Then you are, as a church, you are founded in a solid foundation. Ikaw ay naitanim, you have been established sa isang malalim na pundasyon na kapag umulan, bumagyo, o anumang sitwasyon ng buhay mo, kung mayroong bagyo sa buhay, kaya mo pa rin tumayo. Bakit? Kasi matatag.
Ayon po sa aklat ng Mateo 7:24, anong sabi? Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. Ang kwento nito, dalawang tao na nagtayo ng bahay. Yung isa ay nagtayo ng bahay sa buhanginan. Ulan ay bumagsak, baha ay tumaas, ang bahay ay nagiba. Bakit? Kasi sa buhangin siya. Sa buhangin siya. Mahuna. Mahuna. Kaya hindi siya matibay. Pero yung isa naman, nagtayo ng bahay sa batuhan. Founded upon the rock. Kaya ang sabi, ulan ay bumagsak, baha ay tumaas, dumating din ang bagyo, hindi siya natumba dahil siya ay matatag. Sa buhay ng tao, ang pagsubok o problema, dumarating yan sa taas, sa ibaba, at magkabila. Sa taas, may ulan. Di ba? Sa lupa, may hangin. May hangin. At ang direksyon ng hangin, iba-iba. At pagkatapos, meron pa sa ilalim. May ulan sa taas, may hangin, mayroon pang pagbaha. So, kung ang bahay ay hindi po naitanim sa malalim na pundasyon, posible na ang bahay na yan babagsak. Ganun din sa mananampalataya. If our lives was not being planted and even founded unto the Word of God, then we can like be isang dagat na kung saan ang agos o galaw ng hangin, doon tayo. Diba? Susunod-sunod lang tayo sa agos. Bakit? Wala ka kasing disposition dahil hindi ka matatag. Pero kapag ikaw nakatanim at pagkatapos malakas ang hangin, you are just like, di ba, a bamboo tree na ito ay pwedeng gaganon-ganon lang pero hindi natutumba kasi matibay ang ilalim. Kita nyo yung ano, yung bamboo, kawayan, di ba, pag malakas ang hangin, gaganon-ganon lang siya, susunod lang siya. Yun lang. Pero yung baba, nakatanim pa rin yun. Malalim kasi siya. Wala pa akong nakita na puno ng kawayan na nabuwal. Maaring ito, doon sa kalagitnaan sa lakas ng hangin, nabali. Pero yung tatag ng pundasyon niya, nananatili pa rin nakatayo. Maaring mananampalataya ganito. Maaring napilay tayo dahil sa dagok ng buhay. But if you are founded on the Word of God, you can still remain into the place where you have been planted. It is because malalim ang pundasyon ng buhay mo. Malalim ang pundasyon. You are the church that no one prevails. Upon this rock, I will build my church. So you are the church that Jesus built. And the second one, the church that no one prevails. Peter, na maging ang kampo ng diablo ay hindi makapananaig laban sa iyo. That even the gates of hell shall not prevail against thee. So you are the church that no one prevails. Ikaw yung iglesia ng Panginoon, templo ng Santong Espiritu, na kahit anong dumating na pagsubok sa buhay mo, hindi sila po pwedeng manaig sa iyo. Bakit? Kasi matatag ka. At ang iglesia na itinayo ng Panginoon knows no defeat. Wala itong pagkatalo. Wala itong pagkatalo. Kahit sa bandang huli ng buhay mo, parang boksingero yan. Alam mo, sa boxing, hindi naman pinag-uusapan kung natalo ka sa first round eh. Hindi naman pag-uusapan kung bumagsak ka sa second round eh. Ang pinag-uusapan nito pagdating ng last round. Maaring bugbog sarado ka sa first round, second round, hanggang third round. Maaring pagdating sa fourth round, tinamaan ka, bumagsak ka, tumayo ka ulit, tuloy ang laban. Ang focus ng lahat ng to, yung last round. Pagdating ng last round, natsambahan mo yung kalaban, bagsak siya, ikaw pa rin ang panalo. Ikaw pa rin yung panalo. May isang boxer by the name of Zigores. Sa laban, marami siyang tinanggap na pasakit. Pero alam mo, sa last round, napabagsak niya yung kanyang kalaban. Nung bumagsak ang kalaban, panalo siya, pero bugbog sarado. Dinala nga siya sa ospital eh.
Siya dinala sa ospital, pagkatapos na-damage ang kanyang brain. Pero he won the fight. Sa buhay pananampalataya, ganito. Maaring sa umpisa, ang dami ng problema ang kinaharap mo. Na parang inisip mo, sino kaya makakatulong, sino kaya makakatugon, sino kaya ang pupwede kong hingahan, sino kaya ang pupwede kong hingian. Yung ganun, di ba? Sino kaya pwede kong hingahan, sino kaya pwede kong hingian. Yun ang magkasunod. Di ba? Pero alam mo, sa buhay, hanggat nagpapatuloy ka sa Panginoon, sa bandang huli, di ba? Pwede mong sabihin sa kalaban mo, akin ang huling halakhak. Di ba? Binugbog mo ako sa umpisa, pero abangan mo ang aking pagbabalik. Ayan yan. Diba? So kapag nagpapatuloy ka sa Panginoon, iba't ibang uri ng pagsubok ang mararanasan mo. Pero dahil you have been founded and planted into the Word of God, man, nothing could move you. Walang sino man po pwede na talagang itulak ka because you remain into that matibay na pundasyon. Amen. So yun ang ano po natin, this is the church that knows no defeat. You are God's kingdom. Ikaw ang kaharian ng Diyos because God resides in you. Dahil ang Diyos na nanahan sa ating puso, ikaw ang kanyang kaharian. In 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen race. Tingnan natin ha, yung sinabi ni Pedro, salita ng Diyos na para sa atin. Ang sabi niya, you are a chosen race. Ikaw ay lahing pinili. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Anong lahi ba niyan? Tanong mo, anong breed ka? Kung sa Texas, anong breed ka? Nung ako nagsasabong pa, aba, di ba? Pagka ang manok mo galing Bulacan, galing Batangas, sa amin sa probinsya, aba, imported dito. Di ba? O kung sa manok, anong breed ka? Di ba? Ikaw ba yung 42 days? Ikaw ba yung pangkatay? Ikaw ba yung panlaban? Ha? Ha? For, ano sabi ko? Plus 3. Ikaw ba yung pang 45 days? Pampakain o pampain? Di ba? Pero kung ikaw yung panabong, di ba? Lahat ng manok na panabong, anong ginagawa? Pinapabayaan, inaalagaan. Inaalagaan ka ng Diyos, pantapat ka sa Diablo. Di ba? Kaya tayo, nabubuhay tayo, inaalagaan tayo ng Panginoon. Di ba? Pantapat tayo, may araw-araw, merong pakikibaka. Amen. Minsan ang kalaban mo, sarili mo. At ang hirap kalaban ng sarili. Kung babangon ka sa higaan mo o mag-e-extend ka pa ng higa. Di ba? Yung pang paggising mo, iinat ka na, tapos parang ayaw mo pang bumangon. Lalo na kung narinig mo nanay mo. Wala pang naghugas ng plato, abay, tulog ka ulit. Di ba? Tulog ka ulit. Okay. So parang wala kang napakinggan. Tapos makikiramdam ka, sino ang unang babangon? Si tatay na lang maghugas. Okay. So you are God's kingdom. You are a chosen generation. Pinili ka ng Panginoon, a royal priesthood. When you speak of royal, royalty, ang dugo mo ay kulay bughaw. Kahit ang kulay ng royal ay orange. Well, ang hirap, no? Royal tapos dugo mo bughaw. Di ba? Ang hirap talaga maging Pinoy. Di ba? Ang hirap maging Pinoy. Minsan kaya nalilito yung iba eh, royal tapos bughaw. Okay, so you are a royal priesthood, isang lahing hinirang, tapos a holy nation, pinili tayo ng Diyos, a people of His own possession. Mga tao para lang sa Kanya. Sabi ng Lord, for I have severed you from other people so that I will call you mine. Kaya ako kayo hiniwalay sa karamihan upang kayo itawagin kong akin. Diba? That's why we can even pronounce that song and claim that song, I am a child of God. Diba? Mahal kita, I am a child of God. Diba? Ang sarap, diba? Na ikaw ay isang tahanang pinili ng Diyos upang maging kanyang kaharian. His kingdom reigns forever.
Ito yung kaharian na walang talo. That's why Jesus told unto Peter, Peter, upon this rock, I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against thee. These 23 cities that have been built into Caesarea Philippi. You see, si Jesus, kinuha ang 12 disciples, dinala doon sa Philippi, Caesarea, para sabihin lang kay Pedro, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Kung minsan, pagkatapos nun, ano na? So hindi maaring, the disciples were even, there was a big question mark into their minds. Dito, inisiisa sila ni Jesus. O ikaw, anong pagkakilala mo sa akin? O ikaw, ano ang sabi ng iba? Panginoon, ikaw daw si Jeremias. O ikaw, Panginoon, ikaw daw yung nabuhay na John the Baptist. O ikaw, Panginoon, ikaw daw si Elias. Pero nung sinabi niya, Pedro, ikaw, ano ang pagkakilala mo sa akin? Ikaw ang Mesias. That's why Peter upon this rock. There are 23 kingdoms na ito naglaban-laban sa lugar na yon. And Jesus went into that place. Dito na magtatapos ang iba't ibang uri ng laban. Because the church in this place, I will build it through you, Peter, upon this rock. And this kingdom will reign forever. It is a kingdom that knows no defeat. Isang kaharian na hindi niya alam ang pagkatalo, because you are the church. God reigns in you. You will always prevail. Amen. No one could prevail laban sa iyo, but you will prevail over them. Amen. So that's the kingdom. And the third one, you are the church that is triumphant, victorious, successful, blessed, and prosperous. Ikaw ito. You are a victorious and a successful Christian. Hindi mo lang matanggap para kang Smyrna. Akala mo ikaw ay dukha, pero ang totoo, sabi ni Lord, ang yaman mo. Hindi ka tulad, di ba? Akala mo buhay-buhay ka. Ang totoo, patay ka. Eto, sabi ng Lord sa Smyrna, dahil nakita ng mga Smyrna people, church at Smyrna, nakita siguro nila yung way of living. Hirap kami. Ang aming syudad hindi ganun kayaman. Kulelat kami. But then sabi ng Lord, hindi ka hirap. Ang totoo, mayaman ka. Mayaman ka sa kaibigan. Mayaman ka sa pagmamahal. Mayaman ka sa pagpapakumbaba. Mayaman ka sa pananalangin. Mayaman ka sa pagsunod sa Diyos. At dahil doon natutuwa ang Lord. So you are a victorious and a successful Christian. Alam mo, kapag ikaw ay victorious, ikaw ay champion. So tignan nyo anong ginagawa sa champion. Ang mga champion ay ipinaparada yan. Si Manny, kapag ka nananalo, di ba, anong ginagawa kay Manny Pacquiao pagdating dito sa Manila? Pinaparada, di ba? Di ba pinaparada? Dalawa sila nung karo. Di ba pinaparada yung karo? Pero si Manny Pacquiao, di ba, nandun si Chavit Singson, nandun yung ex-mayor na si Dito Atienza, pinaparada. Bakit? Bakit siya pinarada? Dahil talunan? Pinarada ba si Manny Pacquiao nung tinalo siya ni Marquez pang-apat na laban? Hindi, di ba? Pero bawat panalo ni Manny Pacquiao, pinaparada. Bakit? Champion eh. Kaya ang tawag sa kanya, People's Champ. Eh tayo, we are a chosen generation. Lahing pinili. Hinirang tayo ng Diyos. At pagkatapos, tinawag na tayong Kanya. So, ang tindi nito. So, you are victorious and a successful Christian. Ang mga champion, ipinaparada yan. Ipinagmamalaki at binibigyan ng parangal. Pinaparangalan yan. Sa langit, ganun din ang mga Kristiyano. Sabi ko nga nung nakarang Sunday sa inyo, ang Diyos, pinuri nga niya si Job eh. Pinagmalaki pa niya kay Satanas. Satanas, nakita mo ba ang lingkod kong si Job? Pagkatapos tinawag yung dalawa na binigyan ng talento ng lima at saka ng dalawa, sabi niya, Welcome, my faithful servant. Pinuri ng Panginoon eh. So si Lord pala marunong magbigay parangal. Hindi ba karapat dapat siyang pasalamatan, pinarangalan ka ng Diyos?
Baka po pwedeng sabihin ng Lord, Satanas, nakita mo ba yung anak kong yon? Galing pa sa Manila yon. Ang layo ng pinanggalingan, walang absent yan. Nahihirapan yan, ilang beses mag-back out yan, pero mahal ako yan, nagpapatuloy yan. Satanas, nakita mo ba yung anak kong yon? Kanina nilalagnat yan, pero inilaban niya ang kanyang pananampalataya. Nandyan yan sa loob ng Holy Spirit Christian Church. Satanas, nakita mo ba yon? Muntik nang nakatulog yan, pero inilaban niya talukat ng kanyang mata. Nagising nung malapit nang bumagsak ang upuan. Diba? Inilalaban natin ang ating pananampalataya despite of ang tawag sa iyo against all odds. Amen. Because if Jesus is with you, who can be against you? If God is with us, who can be against us? Ito ang masarap. Pagkasama mo ang Panginoon, tagumpay ang buhay. Amen. Dahil champion ka. So yung mga champion, hindi lang pinapalakpakan yan, kundi ginagawang modelo at halimbawa na dapat tularan at pamarisan. Alam mo yung mga magagaling, ginagaya yan. Diba? Nung si Michael Jordan, diba? Nung araw, sa basketball, NBA, uso yung mga buhaghag na mga Michael Jackson nung araw. Kung nakita nyo si Michael Jackson nung araw na buhaghag ang ano niya, lahat ng mga magagaling nagpapabuhagag ng damit. Okay. Ako man, nung nagdaro ako ng basketball nung kabataan ko, buhaghag din ang buhok ko. Buhaghag. So kapag naglaro yan si Michael Jackson, nung araw, dahil hindi pa sa sikat, binabang ko yan. Si Michael Jackson. Salamat. Si Michael Jordan. Di ba? Ewan ko ba, bakit ang mga Michael magagaling? Tayo, meron din Michael, tayo rito, buhagag din ng buhok, di ba? Magagaling mga Michael. So, itong si Michael Jordan, nung kabataan pa niya, alam mo ang nagturo sa kanya na mag-dunk ng bola sa ring? Nanay niya. Ang unang nagturo ng basketball sa magkakapatid na Michael ng mga Jordan family, yung nanay. One day, si Jordan nangarap na magkaroon ng sapatos. At ang pangarap niyang sapatos, kulay pula. At nung siya ay dinala ng nanay dun sa department store, nakita niya yung sapatos na kulay pula. Gusto niyang ipabili, kaso ang sabi ng nanay, hindi mo pa kailangan yan. Kasi nga, yung sapatos na yan, para lang sa magagaling. Kapag isinuot mo yan, dapat magaling ka na. And because of that motivation, this little boy Michael Jordan, nagkaroon ng dream, nagkaroon ng vision, nagkaroon ng pangarap. Then, nung siya'y tinuruan ng nanay, nagpursigi. Ang mga kapatid niyang tatlo, abay mga player na sila. Pero siya, wala, bangko-bangko lang. Pagka sumasali sa tournament, sa liga, yung mga kapatid niya, sumasali si Michael Jordan. Nag-uniform din. Pero ang trabaho lang niya, tagadala ng tubig, tagabigay ng tubig at saka tuwalya. So nakikita niya yung step, yung move ng kanyang mga kuya, hinangaan niya. One time nag-aral siya doon sa paaralan din ng kanyang mga kuya. Nag-try out siya, hindi nakuha. Sumunod na year, nag-try out na naman siya, hindi siya nakuha. Pero yon, hindi po na nawalan po siya ng pag-asa. He kept continue because of the dream. Kasi alam niya sa puso niya na meron pa siyang ibubuga. And then one time, nakuha siya. So nung nakuha siya, hindi pa sa NBA. Laro-laro siya, pero hindi pa siya sikat, hindi pa siya kilala. Then one time, nakuha siya sa NBA. Nung siya naglalaro sa NBA, hindi rin siya sikat. But there is a coach by the name of Phil Jackson. When he saw Michael Jordan, na ito ay mayroong kakayahan, ang sabi niya, magaling itong batang ito. Dapat mayroong mag-disciple. Dapat mayroong sumubaybay. Dapat laging may magturo sa kanya. Dapat may mag-mentor sa kanya. At pagkatapos noon,
nakuha si Michael Jordan sa team ni Phil Jackson. At habang nag-free throw si Jordan, kapag tumitira siya ng paganon, yung isa sabla, yung isa nasishoot. Pero ang sabi niya, kailangan may magturo. So iniba yung tira. Imbes na ganon, ginanon lang ni Phil Jackson. Tinuwid. 70% shoot. At pagkatapos noon, unti-unti na pong nakilala. And then Michael Jordan make a name. Paano siya gumawa ng pangalan? Sa kanyang estilo. Pag ikaw mananampalataya, kapag ang estilo mo, lagi kang mapanalanginin. Pag ang estilo mo, lagi kang nagsasaulo ng verses, hindi yung basa verse, ha? Yung iba kasi, memory verse, sabi na, silip verse. Yung isa, basa verse, nasaan ang memory gap? Meron sila, walang memory, kundi memory gap. So, may nag-develop sa kanya. Tapos, he make a name. Kapag siya ay nagdi-dribble, talagang nagle-lay up siya, inilalabas niya ang kanyang dila. Michael Jordan. Di ba? Ilalabas niya. Tapos, nakita ko, umabot sa Pilipinas. Ginaya siya. Merong isang sikat din na basketballista by the name of Willie Miller. Kilala si Willie Miller? Player ito ng Recoletos doon sa lugar ng Intramuros. Pag nag-free throw, abay, nagdidila rin. Magaling. Si Willie, magaling siya. So, iniba ni Michael Jordan ang NBA. Isang araw yung buhaghag na buhok niya, nagpakalbo. Nagpakalbo. Nung araw, pag buhaghag ang ano mo, ang buhok mo, sikat ka. Michael Jordan, iniba niya. Nagpakalbo siya. So, yung iba, hindi siya pwedeng pagtawanan. Bakit? Magaling yan eh. Paano pa pagtatawanan ng magaling? So, nagpakalbo siya. Eh, dahil magaling siya, lahat nagpakalbo rin. Oo, kasi gustong ma-identify like Michael Jordan. Kahit yung mga nakakalbo na, nagpakalbo pa. Yung kahit di ka magpakalbo, kung sa makakalbo ka, abay, nagpakalbo. Para sila ay tawaging magaling. Pagkatapos, iniba niya yung short noon na napakaiksi, ginawa niya hanggang tuhod. Na parang nakapalda. Yung iba tinitignan, siguro ang word nito ni Michael Jordan, sa isip-isip lang, pero hindi sila makapagsabi ng against. Bakit? Magaling champion. Tapos nung nag-lay up siya, labas dila na, tapos nakaganun pa, lahat ng mga photographer, ine-expose yung ganun. Baka makitaan si Michael Jordan, so tinitignan nilang ganun. Nakita nila, sa loob ng short, mayroong cycling short. So siya ang nagpauso ng cycling short. At ang short na kanyang pinauso na cycling short, ang tatak, mahawi. Nalaman niyo yun? Ni-research ko po ito. Ha, yung mahawi. So ang ginawa ko nung araw, bumili rin ako nun. Bumili ako nun. Kaya pag naglalaro ako, tinataas ko. Pag mag-free throw. Para ma-identify si Kata ko dahil kay Michael Jordan. Diba? So, tapos hindi lang natapos doon. Ang ginawa, bumili ng wristband. Nung araw, ang wristband, nilalagay dito yon sa siko. Para pag nadapa ka, may support. Ang ginawa niya, nilagay dito. Kaya lahat ginawa. Kasi sikat. Pati na ang presidenteng era, bumili rin. Nilagay niya rito. Para maging sikat. Pansin niyo, 'di ba? Presidente era noon, nakilala sa wristband. Iniba niya yung uso ng NBA. Pag sikat ka, gagayahin ka. Merong isang mama naman NBA, gusto magpasikat din. Ang ginawa niya, nagpakulay ng buhok. Nilagyan niya ng kulay pink, ng kulay green, ng kulay yellow.
walang gumaya. Bakit? Si Rodman hindi magaling. Pag hindi ka magaling, kahit anong gawin pauso, hindi ka tutularan. Di ba? Hindi ka gagayahin. Kasi ang tawag sa iyo, bano. Pero si Michael Jordan, lahat ng move niya. Kaya nga, Michael Jordan move. Tapos nauso yung sapatos. Nike Air. Sino ang tatak ng Nike? Jordan din. Kasi nga magaling. You are God's champion. Gagayahin ka ng iba because of your prayer life, because of the word of God, because of your faithfulness. And I am prophesying now. Hindi po ako propeta, pero magpa-prophesy po ako that all your loved ones would one day soon come to the place of worship. Why? Because you are modeling that faith. Asawa mo, magiging pamilya mo, mga anak mo, sasamba sa Panginoon because you model what is right, what is holy, what is acceptable unto the Lord Jesus Christ. Amen. So, ginagawaran ng plake at binibigyan ng gantimpala ang champion. Bibigyan ka ng plake. Bakit? At saka certificate. Bakit? Champion ka eh. Kung hindi ka champion, bibigyan ka rin certificate. Ang tawag doon, appreciation ng pagsali mo. Na sumali ka. Pero yung katabi mo, ang ibibigay niya sa certificate ng pagiging champion. Yung sa iyo, pasasalamat lang yon dahil lumabang ka sa kanya, talo ka, kaya ina-appreciate ng champion dahil hindi sa champion kung wala ka. So meron ka rin certificate na yon ay pagsali lang. Second Corinthians chapter 2 verse 14. Dahil ang sabi ko, ang mga champion pinaparada. Ikalawang Korinto 2:14. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Dahil sa aming pakikipagkaisa sa Kanya at sa pamamagitan namin ay pinapalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. There is a triumphal procession. Merong prosesyon, merong parada, at ang tawag dito, parada ng mananagumpay. Parada ng mananagumpay. Bawat koponan na nagcha-champion, nakita ko sa NBA, halimbawa yung Los Angeles Lakers, kapag champion sila, buong Los Angeles. Buong Los Angeles Lakers. Buong mamamayan po nila nagbubunyi. Nung nanalo po ang Warriors sa panahon po ni Steph Curry at saka ni Klay Thompson. Anong lugar niyo yung pinepresent nila? Golden State. Buong Golden State na lugar, talagang pinagdiwang. Bakit? Champion. Kapag lalo kang nananalo, buong kalangitan. At yung isang mama, yung isang babae, na ito'y tumanggap sa Panginoon, ang tawag sa kanya, champion. Kaya buong kalangitan, pati na ang Diyos, natutuwa at nagbubunyi. Dahil napagtagumpayan mo, yung hatak ng mundo, para hindi ka makalapit sa Diyos. Napagtagumpayan mo yung hatak ng laman para bumalik ka sa dati mong buhay. Pero isang araw, tumanggap ka sa Panginoon, ang tawag sa iyo, champion. June, champion ka. Champion ka. Bawat isa sa atin, champion. Si Roslyn, champion din yan. Lahat tayo, champion. Bakit? Kasi hindi naman natin pinagbigyan ang nag-invite sa atin. Nagkaroon ka lang ng desisyon na lumapit sa Diyos. At ang hindi mo alam, ang tawag sa iyo ng kalangitan, champion ka. You have fought. Ang dami mong kinalaban. Kinalaban mo ang alok ng kaibigan mo.
kinalaban mo yung alok ng mundo sa iyo. Maaring sa loob ng tahanan, ang dami kang nakita na dapat gawin. Pero iniwan mo, magbibigay ako ng panahon sa aking Panginoon. And because of that, nag-champion ka. Shall we all rise? Basahin po natin itong ating conclusion. One, kita po ba kita? Doon sa nakakakita, lakas ninyo. One, two, three, go! You are the church. You are the champion of God. God made you champions. Hindi ka bano, hindi ka lampa. Sa trabaho, hindi ka lampa. Sa pag-aaral mo, hindi ka lampa. Sa larangan ng mga bagay-bagay sa mundong ito, hindi ka lampa. Kaya wag na wag mong iisipin, mahina ako, wala akong silbi. God have made you His. Pag-aari ka ng Diyos. At siya'y nananahan sa puso mo. Ang kailangan mo lang i-develop mo yung potential na meron ka. When God created you, naglagay na siya ng galing sa iyo. Bakit si Lord nung nilalang niya si Adan, hindi siya binigyan ng Diyos ng mesa o ng upuan? Hindi siya binigyan ng Diyos ng bahay. Kasi yung nilalang ng Diyos, pagganahin lang ni Adan ang kanyang pag-iisip, ang kanyang kakayahan, magkakaroon na siya ng upuan, magkakaroon na siya ng mesa, magkakaroon na siya ng bahay. Kaya nung nilalang ka ng Diyos at ngayon ikaw mananampalataya, huwag kang mag-isip na Panginoon, kulang ako sa ganito, kulang ako sa ganito. Lahat ng yon naroon na sa iyo. Pagganahin mo lang yung kakayahan na naka-built-in na sa iyo, then you will have all those things. Lahat ng bagay na wala ka, ang sabi ng Lord, idadagdag sa iyo. Ibig sabihin, naidagdag na. E bakit wala ka? Gamitin mo na ngayon ang potential mo and you can have that. Habang tayo nasa diwa ng panalangin, mangungusap ang Diyos sa iyo, ikaw at ang Diyos. At gawin mo itong personal sa puso mo. Mananalangin tayo. At saan man tayo naroon o nakatayo ngayon, sariwain natin ang goodness ng Panginoon. At habang inaawit, nagsasabing kabutihan ng Diyos, hindi naging huli ang lahat. Sa inyo na nakakapakinig sa mensaheng ito, sabihin mo sa Panginoon, ulitin mo ang salitang ito at sabihin mo, Panginoong Jesus, mahal kita. Salamat Panginoon sa pagmamahal mo sa akin. Salamat Panginoon sa pag-ibig na walang hanggan. Salamat Panginoon dahil ako ay nakarating dito at nakarinig ng mensahe. Patawad Panginoon sa mga bagay na nagawa ko laban sa iyo. Pinapapasok kita sa aking puso. Maghari ka sa aking buhay. Mula sa araw na ito, ikaw na ang Jesus ng buhay ko. Salamat sa pag-ibig mo. Lord, napakinggan niyo po, Panginoon, ang aming mga sambit. Mga nagtapat, Panginoon, o Diyos, ng kanilang saloobin. At salamat at ikaw ay kanilang ipinahayag, Panginoon ng kanilang buhay. Dalangin ko, samahan mo sila at patuloy pong gabayan. Sa oras na ito, Panginoon, ang bawat isa ay inyong pagkalooban ng iyong biyaya. Matuto kami, Panginoon, tumayo sa iyong salita, panghawakan ito at i-apply sa aming buhay.
Mga kapatid, habang tayo nasa diwa ng pananalangin, tinatawag ko ang ating mga ushers at usherettes para po sa ating communion. Maya-maya, sabay-sabay po nating kanin yan at sabay-sabay po nating inumin. Hawakan lang po muna natin pagka pinasa na sa atin. Sige, i-distribute na ninyo. Lord, habang dinidistribute po ang tinapay maging ang saro, dalangin ko, Panginoon, ang apat na lingkod mo ay patuloy na pagkalooban mo, O Diyos, ng iyong biyaya. At habang hawak namin ang mga bagay nito, dalangin ko, Panginoon, na inyong patatagin ang aming pananampalataya. Na inyo po, Panginoon, saliksikin ang aming mga puso. Kung may mga bagay, Panginoon, na hindi pa naisusuko, dalangin ko habang hawak namin ito, Panginoon, katagpuin mo ang bawat panalangin. At dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang bawat kagalingan sa bawat karamdaman, mula ulo hanggang talampakan, dumaloy yung Espiritu ng Diyos. I pray that the blood of the Lord Jesus Christ that matches all types of blood would fall upon each one of us. And Lord, I even pray that every single cell of this vessel would become well in Jesus' name. Good and healthy cells, Panginoon, ang siyang dumaloy, Panginoon, sa aming mga pangangatawan. At salamat po, Panginoon, sa biyaya. Salamat, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Habang tangan-tangan po natin mga bagay nito, patuloy po kayong sumamba. Patuloy po kayo magpagniig sa Panginoon. Hallelujah. At hinihiling ko ang mag-asawang Isay at Roni na para ipanalangin po ang ating tinapay at ang saro. Sige, habang po hawak natin yan, patuloy po tayong makipagkaisa sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for your goodness. Maya-maya, sabay-sabay po nating kanin at inumin yan. Purihin ang Panginoon. Praise God. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa simbolo ng tinapay na ito. Sinisimbolo mo, Lord God, ang kapangyarihan, kalakasan ng iyong katawan na ang sabi mo, itong tinapay, do this in remembrance of me. Nire-remember namin, Lord God, na ang kalakasan ng katawan mo, ang kapangyarihan mo ay suma sa amin at kami ay pinagaling mo sa aming mga karamdaman. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Lord, salamat po dito po sa wine na nagsisimbolo, Lord, ng iyong pure blood na, Lord, na payubay at tumulo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo dahil sa pagmamahal mo sa amin, Lord, na nagsisimbolo ng pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan. Lord, we remember yung ginawa mo sa aming buhay. Sa araw na ito, Lord, pinapasalamatan ka namin dahil minahal mo kami. As we remember this, Lord, pagtibayin mo yung aming pag-ibig sa iyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, makakaupo na po tayo.